Hello everyone! I hope na naging maganda ang inyong nagdaang araw at nagpapasalamat ako dun sa ating viewer kasi naka-receive tayo ng question at I appreciate all the questions, yung mga suggestions ninyo kasi naka-create natin siya as a video. Ayan, kagaya na itong question na to na tinanong ng ating viewer, now naging video na siya at pwedeng makatulong, di ba? Sa mga iba pa na may same questions in mind or kaya naman sa mga nagbabalak na magtrabaho dito sa Canada as a caregiver. And speaking ng pagiging caregiver, kung kayo po ay kasalukuyan ng nagpo-proseso, I hope na slowly ay nagkakaroon na ng progress sa inyong application. At kung kayo naman po ay nagbabalak pa lang na mag-apply or nag-start pa lang kayong malaman kung paano ba ang procedure na or proseso ng pag-a-apply, ay sana po ang aking channel ay makatulong sa inyong nagbabalak na magtrabaho bilang caregiver. So, makakakuha po kayo dito ng mga informative at inspirational videos. Kung hindi pa po kayo part ng ating community / family, be a part by clicking the subscribe button down below. Kung gusto niyo po malaman kung ano po ba ang mga requirements bilang caregiver sa Canada, ito po ang video yon. At kung gusto naman po ang step-by-step na guide or procedure kung paano po ba mag-apply bilang caregiver sa Canada, eto naman po yon. At ang lahat pong yan ay matatagpuan din sa description box. So, andun po yung aking mga videos and playlist na makakatulong sa inyo. So, ang question po ng ating viewer ay kung pwede bang magkaroon ng extra job ang isang caregiver dito sa Canada para magkaroon ng extra income. Kaya sasagutin po natin yan ng buong detalye sa video ito now na. When it comes to finances, nako, alam ko talaga, I do understand na kailangan natin yan dahil yung iba ay nawala ng trabaho. Kaya kailangan talaga na doble kayod dahil para sa pangangailangan ng ating pamilya. Kasi kahit na nga yung iba na hindi naman na wala ng trabaho, nakakapagtrabaho pa rin, still ay kailangan pa rin na kumita para sa mga pangtustos sa pang-araw-araw, di ba? Kasi minsan kailangan talaga nating mag-extend pa para makapag-save, may mga gastusin, bayarin. So, dito po sa Canada, pagka nag-work kayo as a caregiver, ang nasa work permit niyo po is temporary foreign worker. So, parang contract worker po kayo. And then, eventually, pwede na po kayong after 2 years na ma-meet ninyo yung requirements, ay pwede na po kayo makapag-apply as a permanent resident. Ganon din ang inyong pamilya. So, kung ikaw po ay isang permanent resident or kaya naman po ay Canadian citizen na dito sa Canada, so hindi nyo na po kailangan na kumuha ng LMIA. So pwede na kayong dumirekta mag-apply dun sa employer at sila na pong bahalang mag-hire sa inyo. Ngayon kung as a caregiver ay bago pa kayo maging permanent resident, syempre contract worker muna kayo. So, pagka-contract worker po, usually, nakatie up po kayo sa inyong employer. So, hindi po, although hindi nyo kailangan na kumuha ng LMIA ngayon kasi itinanggal na nila yung requirements na yun eh. Pero still, nakatie up pa rin po kayo sa employer ninyo. So, pagka ikaw ay temporary contract worker, ay allowed ka lamang na magtrabaho doon sa inyong employer. Pwede kang lumipat ng employer as a caregiver, pero hindi ka pwedeng magtrabaho na dalawa ang iyong employer. So, I hope I made this clear to you. Pwede po kung halimbawa gusto nyo pong umalis sa current employer nyo at maghahanap kayo ng ibang mapapasukan na employer as a caregiver pa rin ha, pwede naman po yun. Pero ang hindi lang po allowed is yung magtatrabaho kayo ng dalawa ang employer. So, medyo mahigpit po kasi sila dyan eh. So, usually kahit nasabihin nyo pang cash job, halimbawa, or kaya naman under the table, so, medyo delikado po yan. So, hindi ko talaga ina-encourage na magkaroon kayo ng other job
aside pa sa pagiging caregiver ninyo. So baka kasi may mga offer na dumating, halimbawa nag-work na kayo dito, tapos merong mag-offer sa inyo na, ay baka pwede mo rin ma-babysit yung ito, baby ko, or kaya naman eh yung cleaning, ganyan. So, hindi po, pag nahalaman nyo ng immigration, syempre, hindi magiging maganda para sa inyo. So, I would encourage you na kung halimbawa nagpunta kayo dito as a caregiver, so, at hindi pa naman po kayo permanent resident, yun lang scope ninyo or dun lang kayo mag-focus sa inyong employer. Kasi mabilis lang naman po ang 2 years. So 2 years will pass by na ganun lang kabilis and then tapos na po pala kayo. So after ng contract ninyo, I guarantee you, pag pwede na po kayong makahanap ng trabaho, kasi once na meron na kayong open work permit, for example, or kaya naman yung na-approve na ang inyong permanent resident, for sure, wala kayong gagawin dito sa Canada kung hindi magtrabaho. Yung iba, multiple jobs pa. So, yung 2 years na yon, i-enjoy nyo muna dito sa Canada. I would encourage you na para po ma-maximize o maging useful yung iyong 2 years na pag-stay as a nanny, no? Ay i-improve yung self-improvement na tinatawag to prepare you dun sa actual jobs outside sa employer's home. Kasi maraming magiging challenges in the future pag maghahanap ka na rin ng trabaho, di ba? So, I would encourage you na halimbawa kung gusto nyong ma-improve yung English ninyo, attend kayo sa mga English classes. Ayan. So may mga free English classes, pwede po kayong umattend yan. Kung gusto niyo naman po magkaroon ng network or yung connection, pwede naman po kayong umattend dun sa mga immigrant centers or newcomer centers para rin po na educate nila kayo tungkol dito sa Canada at yung iba pong mga detalye about sa minsan nag-offer din sila ng mga workshops about sa caregiver. Ayan. So, I would encourage you na siguro mag-focus muna kayo dun sa yung self-improvement, importante yan. Yung mga skills development, importante rin po yan para once na natapos na po kayo sa inyong job as a nanny, at least meron na po kayong confidence na nagkaroon ako ng experience sa ganito. Kasi pagka nanny ka, actually sa totoo lang, nasa bahay ka lang eh. So, ang pinaka problema ko noon before is yung aking social skills. Kasi syempre, ang kausap ko lang is yung bata, diba? So, yung level nung speaking ko is nandun sa level ng bata. So, hindi pa ako na-expose talaga kung ano ba yung sa reality dito sa Canadian workforce na yun. So, ang ginawa ko noon, umatend ako ng mga English classes. Gusto ko talagang i-improve. Eh. Para kasing naglo-loading na ako pag nag-i-English. So, sabi ko, kailangan kong ma-improve. At saka, I need to meet a lot of people too, sabi ko. Makapag-socialize ako. Not na hindi yung mga party-party. Hindi kasi ako mahilig doon. So, what I mean by socialization is yung a-attend ako ng mga, let's say, for example, yung mga workshops. Ayan. Or mag-volunteer ako. So, at least nakaka-build ako ng friendship and at the same time, nakaka-help din ako sa community. And at the same time, natutulungan ko din yung sarili ko. Nakaka-build ako ng masasabi ko na connection sa ibang tao na in the future ay syempre magiging, kumbaga, magiging resource person mo na rin sila. Let's say, for example, lalo na din sa mga immigrant center, nagbibigay sila ng information. At least, ayun, nagkakaroon ka ng idea kung saan ka pupunta when, kung halimbawa nagkaroon ka ng ganitong problema during the course of your stay or as sa work mo as a nanny. So, importante po na, ayun, dun muna tayo mag-focus. Alam ko, I understand na meron po tayo mga pangangailangan, di ba? So, kailangan natin tustusan ng ating mga pamilya kasi baka yung
kinikita natin as a caregiver is hindi pa sapat para sa pangangailangan ng ating mga pamilya. Pero yun na po, 2 years lang naman po yung pagtsatsaga natin. And at after 2 years, you are free as long as nag-grant na yung permanent resident status mo. Free ka na po to have multiple jobs. So, I hope na nakatulong po ang video ito sa inyo. At kung nakatulong po ito, please don't forget to share, like, and subscribe. So, pwede nyo po siyang i-share sa inyong mga kaibigan, kakilala, kaklase, o kamag-anak na gusto pong maging caregiver dito sa Canada. At sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyo. And I hope to see you again po sa ating mga susunod na video. Stay safe, stay happy, stay positive, and keep on praying. God bless everyone. Bye!